Good morning mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Nandito na naman tayo para makapag-share sa inyo ng mga panibagong video at tutorial patungkol sa ating mga motor. Doon sa mga nagtatanong kung paano magkabit ng mini driving light, so ito yung pag-uusapan natin ngayon araw. Bale mga bro, dumating na yung order natin kung alam nyo ano. Ang gagamitin lang natin mga bro ay isang relay. Kasi wala tayong ibang relay, yung isang relay lang yung gagamitin. Kaya mga bro, bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga videos na i-upload. So yun mga bro, bago natin umpisahan niya, kung nakikita niyo, meron tayo ditong existing na LED light. Dalawa. So ang gagawin natin dyan mga bro, tatanggalin ko muna yan. Tunay baga ang ating mekaniko dito. So bali mga bro, nag-change sa oil ng Sniper 150 ano. So ayan, dito tayo. Ang unang gawin natin dyan mga bro, babaklasin muna natin itong ulo nya. Tsaka yung ating LED light na dalawa para palitan natin ng mini driving light ano. So yan mga bro, kung nakikita nyo, bali natanggal na natin yung mukha niya, tapos yung fairings, tapos natanggal na natin yung mga existing na LED. So papalitan natin siya ng, yun na nga, papalitan natin ng mini driving light. Tapos mga bro, gagamit tayo ng relay, isang relay lang yung gagamitin natin. Kung napanood nyo yung vlog natin tungkol dun sa wiring diagram ng relay, gamit yung isang relay lang, tapos meron tayong tutorial gamit naman ng dalawang relay. So, ang gagamitin ko mga bro is yung unang wiring diagram na ginawa natin. Yung isang relay lang yung gagamitin natin na 4 pins. Tapos, kung mapapansin nyo, 5 pins yung available na relay ko dito. Pero, hindi ko nagagamitin yung normally close. Ang gagamitin natin is yung normally open. Sabi ko nga sa inyo, yung ating relay is mayroong numbering yan. Mayroon 30, kung nakikita nyo. 86, 85, 87, 8, tsaka yung 87. Sabi ko sa inyo mga bro, ang wiring niyan, yung 30 papunta ng battery, yung 85 papunta ng ground, yung 86 papunta ng switch, at yung 87, yan yung papunta ng low ng mini driving light. So ayan mga bro, umpisa na agad natin yan. So sasalpa ko lang ito mga bro dito sa socket niya. So ayan mga bro. Kung nakita nyo, naisalpak na natin. Ngayon naman mga bro, ang gagawin natin, ikakabit ko lang yung bracket dito ng mini driving light. Ano? So, nandito yung bracket natin. So, ayan. Ito yung ating bracket mga bro. So, kailangan lang natin ng tornilyo dito. So, mayroon naman kasama yun mga bro yung mini driving light. Ano? Mayroon kasama siyang mga bolt or tornilyo. Nasa inyo na lang kung gusto nyo gamitin. Ang gagamitin ko mga bro is yung allen. Ayan. Tapos, kakabit muna natin to. Kung napapansin nyo mga bro, yung itong deal natin is nilagyan ko dito ng bracket. Yan. Sa inyo, pwede naman kayo gumawa ng sarili nyong bracket kung sa inyo gustong ilagay yung mini driving light. Ano mga bro? So sa akin, dito ko na lang muna siya ilalagay. Yan. So kabit muna natin mga bro bago natin gawin yung wiring. Kasi madali naman yung wiring na yun mga bro. So kakabit muna natin to. Ayan. Kung mapapansin nyo mga bro, na ikabit na natin yung bracket. Ngayon, kakabit naman natin mga bro yung mga wirings. So gagawin na natin yung wirings nya. Siyempre kailangan natin ng switch. At yung switch natin, yung existing na switch ng ilaw, ito na yon, switch ng LED natin, hindi ko na tinanggal. So ayan, ito yung wiring na yan mga bro, yan dalawa na yan. Sabi ko sa inyo, yung switch natin is mayroon dalawang wire lang, wala naman polarity yan. Yung isa dyan mga bro, yung isa dyan, itatap natin sa accessory wire.
Ano naman yung accessor wire, mga bro? Yung wire, accessor wire, hanapin nyo lang yung ignition switch nyo. Ayan, yung ignition switch, yung ating susian. So, sa ibang motor, mayroong dalawang wire. Sa ibang motor, mayroong apat na wire. So, yung accessor wire na tinatawag, mga bro, yan yung wire na kapag naka-off, walang supply. Pag inon nyo yung ignition switch or yung susi, saka lang siya nagkakaroon ng supply. For example, ganito yung mangyayari dyan, mga bro. Ano? Kukuha lang ako ng test light. Yan. So, ito yung test light natin, mga bro. So, ikakabit yun to sa... Yung clip niya, ikakabit natin sa negative. Yan. Tapos, sabi ko sa inyo, yung ito yung wire ng switch. Yan, yung wire ng switch. Yung isa nyan, nakatap na yan sa accessory wire. Hindi ko nalang tinanggal. Kasi mahirap pagtatanggalin natin. Nahaba lang yung video natin. Tapos, ito yung isang panang switch. Yan. So, pag nilagay ko dito yung test light natin, pag inon ko yung ignition switch, wala. Pero pag binuhay ko yung switch, yan, pag binuhay ko yung switch, mga bro, oops, kung nakita nyo yung test light, gumagana. Yan. Pag pinatay ko naman yung ignition switch, patay din yan. Pag binuhay ko, buhay yan. Pero pag pinatay ko sa switch, patay din yan. So, ayan, mga bro, ganun yung wiring ng switch. Sana naiintindihan nyo, mga bro, yung wiring natin ng switch. Ano? Tapos, proceed tayo doon sa relay. Yan. So, bali, mga bro, ito yung relay natin. So, 5 pin siya, pero yung socket natin is 4 na lang, magiging 4 na lang. So, ganito yung wiring, mga bro. Ito yung 30, ito yung 30, take note, ito yung 30, tapos ito yung 85, tapos ito yung 86, ito naman yung 87. Yung 30, mga bro, papunta siya ng battery. Kukuha lang ako ng wire, tapos dudugtungan natin yung mahaba, papunta dun sa 30. Or sa positive ng battery. So, dudugtungan natin to para humaba. Okay, mga bro? So, ayan, mga bro, mayroon tayong problema kasi umuulan na naman. Alam ko na kung bakit umuulan. Kaya, kung nakita nyo, nag-washing ng motor. Kaya naman umuulan eh. Ganun, mga bro, ang nangyayari dyan. Pagka nag-washing ng motor, umuulan talaga. So, ipapasok muna natin dito sa kubo yan. Take note, mga bro, ito yung 30. Ano? Idudugtungan natin ang wire yan para humaba. Pero ito, mga bro, yung magagandang ano, socket na bilihin nyo. Matataba yung mga wire nya. Ano? Kasi meron mga socket ng relay ang papangit. Kunting galaw mo lang, nabubunot agad. Dito ito, mga bro, kung mapapansin nyo, malalaki yan. So, ganito yung, pag bibili kayo ng socket ng relay, ganito na lang yung bilihin nyo. Matiba yan, mga bro. Yan. Tapos, syempre, huwag na huwag nyong kakalimutan maglagay ng electrical tape. Kung meron kayong shrinkable tube, mas maganda, mga bro. Ano? Electrical tape muna tayo ngayon. Pagkatapos natin, mga bro, madugtungan yan. Kung mapapansin nyo, nadugtungan na natin ng wire. Ano? Mahabang wire yan. Ngayon naman, ikakabit natin to sa positive ng battery. Rekta sa positive ng battery. Yung 30, take note, yung 30 papunta siya ng positive ng battery. So, ikakabit natin to sa positive. So, ilalagay ko lang dito, mga bro. Ano, iikot natin yan. Napakadali lang nito, mga bro, magkabit ng mga relay. Marami naman akong tutorial niyan. Pwede nyo panoorin. Ang problema lang, naulan na, mga bro. Ayan. So, bali, ito yung wire natin. Tapos, kung napapansin nyo, meron tayo dito yung relay na isa. So, yung relay na ito, mga bro, is relay yan para sa busina. Yung relay na yan, mayroon ding numbering kaparehas ng relay na ikakabit natin. Mayroong 30, 85, 86, at 87. Yung 30 dito, mga bro, dito na lang ako kukuha para hindi na tayo magbaybay ng mahabang wire papunta sa battery. So, dito ako kukuha ng 30. Ang gagawin ko, ito, itatap ko siya sa 30. Total, parehas naman sila papunta ng positive ng battery. Okay, mga bro? So, ikakabit lang natin dito yan. Yan. Kung nakita niyo, mga bro, naikabit na natin ano, yung 30. So, huwag natin kalimutan na maglagay lagi ng electrical tape.
Pagkatapos natin mga bro na may electrical tape yan, o yan, kung napansin nyo, okay na. So, bali, tapos na tayo dito mga bro sa 30, ano? Okay na tayo dito sa 30. So, dito naman tayo sa 86. So, yung 86 naman mga bro, ikakabit natin yan dun sa switch. So, ito yung, kung napansin nyo kanina, sabi ko sa inyo, ito yung wire ng switch. Meron dalawang terminal lang yung, yung wire ng switch. Yung isa papunta ng accessory wire, yung isa naman papunta ng 86. So, ikakabit na natin sa 86. Kahit sa 85 mga bro, kung magkabaliktad man sakali yung 85 tsaka yung 86, so wala namang problema yan, gagana pa rin yung inyong mga relay. So ikabit natin to sa 86. Yan. Okay mga bro, okay na tayo sa 30, okay na rin tayo sa 86. Dito naman tayo sa 85. Yung 85 mga bro, ikakabit natin yan sa groundings or sa negative. Okay mga bro, kahit any body metal parts ng motor is negative, kahit saan pwede kayo mag-tap ng negative or groundings. Pwede rin sa negative ng battery, pero kung ang gagawin natin mga bro, so meron tayo ditong lugs. Ayan, ito. So ito yung mga tira-tira natin. So ilalagay natin siya dito sa, ituturnilyo natin dito sa body. Okay, tapos kakabit natin dito. Ayan, ganyan. Tapos mga bro, bago natin ikabit natin yan, punin na natin yung wiring. Ayan, yung ballast. Yung mini driving light natin mga bro is merong dalawa yan, dalawang ballast. Nandito yung wiring nya. Ayan. So, tatlong wire. Sabi ko sa inyo, yung black, negative. Yung yellow, yan yung ating low. Yung yellow, kulay yellow. Kulay yellow din yung ilaw. Yung red, yan yung kulay puti or yung high. So, ang gagawin natin dito mga bro, pagsasamahin natin itong dalawang black. Kasi parehas naman yan, negative. Yan. So, pagsasamahin natin yung dalawang kulay black. Yan. Tapos, ang gawin natin dito mga bro, ikabit natin to sa 85 ng relay. Kasi parehas sila negative. Yan. Ikabit natin yan sa 85. Kasi mga bro, yung 85 natin, magkakabit tayo ng negative. Ano? Yung ilaw natin, yung mini driving light, kailangan din ng negative para gumana. So, total, parehas naman sila negative. So, pagsasamahin na lang natin. Sa inyo mga bro, nasa sa inyo na yan, option nyo kung gusto nyo maglagay ng cable tie or nylon band. Sa akin, nilalagyan ko para iwas loose connection. No, kasi minsan yung electrical tape, katagalan yan, kahit original pa yan, nababak yan, lalo na pag nababasa. So, kaya nilalagyan ko ng cable tie para hindi talaga matanggal. Okay? So, bale, tapos na tayo dito sa tatlong wire. Tapos na tayo sa 30, tapos na tayo sa 85, tsaka sa 86. Dito na lang tayo mga bro sa 87. So yung 87 naman mga bro, itatap natin siya dito sa kulay dilaw ng mini driving light. So yung kulay na yan, dalawang dilaw ng galing mini driving light, pagsasamahin natin ulit yan. Ano? So pagsasamahin natin sila. Tapos, yan yung ikakabit natin dito sa 87. Yan, ganyan. Yan. So, sabi ko sa inyo mga bro, kung napansin nyo, naglagay tayo ng lugs dito. So, ikakabit natin yan sa body ground. Yan. So, mayroon sa ilalim dito ng tornilyuhan yan. So, ikakabit ko lang. Yan. Okay.
Ayan, kung nakikita nyo, subali nakabit na natin yung ground. So, kung napansin nyo mga bro, yung 4-pin relay natin, halos lahat na ikabit na natin. So, ang hindi na lang natin na ikakabit, yung kulay red. Sabi ko sa inyo, yung mini driving light mayroon tatlong terminal, itim, yellow, tsaka kulay red. Yung itim na ikabit na natin sa negative, yung yellow na ikabit na natin sa 87, yung load galing ng relay. Tapos ito, erekta natin mga bro sa high. Yan. So, ikakabit natin sa high. Tapos kung mapapansin nyo, yung mga naka-Honda dyan, tsaka Rossi, Motorstar, Racal. So, yung kulay ng high nila, kulay blue. Ano mga bro? So, para makita natin, pwede kayo gumamit ng tester, pwede naman kayo gumamit ng test light. So, gawin natin mga bro. Papakita ko sa inyo. Ulitin ko lang, yung clip ng test light, kakabit natin yan sa negative, ano? Yan. Tapos, iyon natin yung motor. Yan. Tapos, iyon natin yung headlight. Nakauna yung headlight. So, kung napansin nyo mga bro, ito, yung white na yan, ito, yung white. Pansinin nyo mga bro, mayroong ilaw, yung white. Ito. Yan. Diba? Kita nyo yung test light umilaw. Ngayon, itatry ko mag-high. Mag-high ako. Yan. Pag high ko, namamatay yung kulay puti. Pero, yung kulay blue naman na yan, nagkakaroon. Yan, naka-low. Pag hinay ko, nagkakaroon. Ulitin ko natin. Pag low, ayan. Pag low, mayroong ilaw yung kulay white. Tapos, ililipat ko dito sa kulay blue, wala yan. Walang ilaw yung kulay blue. Ngayon, pag pininit ko yung high, halimbawa, mag-high ako mga bro, tingnan nyo. Pag high ko, yan, patay yung kulay white. Lilipat naman dito yan sa kulay blue. So, ibig sabihin, yung kulay blue yung hinahanap natin na wire. So, ayan yung high. No, mga bro. So, ito yung high. Dito natin ikakabit yung dalawang kulay red. So, ikabit muna natin. Bale mga bro, naikabit na natin yung kulay red. So, ayan yung ating high. Tapos, ang gagawin natin, aayusin ko na yung mga wiring niya. So, bago natin ikabit yung mini driving light. Kasi yung ilaw natin mga bro, mayroon lang naman sakit yan. Isasalpak na lang. So, bale, naikabit na natin yung ballast. So, ayusin ko lang mga bro, tapos balikan ko kayo pag okay na ano. So, ayan mga bro. Kung napansin nyo, bali, medyo okay na. Pagpasinsya nyo na mga bro, ang dami ng magulo, medyo magulo na yung wiring natin kasi marami na akong pinagkakabit dyan eh. So, ayan, ito yung ating ballast. Tapos, ito yung ating relay, medyo tinago ko. Ayan, tapos, ito yung wire na papunta ng mini driving. Tapos, ito naman yung isa. So, ngayon naman mga bro, ikakabit na natin yung mini driving light. So, magkabila siya. Ikakabit na natin yan. Ito. Yan. So, ang gawin natin mga bro, meron naman kasing tornilyo yan. Kasama yan sa mga bracket. Ito mga bro. So, meron kasama yung mga tornilyo. Huwag nyong iwawala, ano. So, lagay natin ito dito. Ayan. Okay. So, ibali na ikabit na natin siya. Tapos, doon naman tayo sa kabila. Ano? Naula na oh.
Ayan. Kung napapansin nyo mga bro, bali na ikabitan natin yung dalawang mini driving lights. So, ngayon, subukan naman natin kung gumana ba yung ginawa natin na wiring. So, ayan. Sabi ko sa inyo mga bro, isasalpak lang to, ano. Ay, mamaya na natin ayusin yan. So, ayan ang gawin natin. So, salpak ko lang to mga bro. Sabi ko sa inyo, mayroong ano yan, mayroong arrow. Kita ba? Ayan, mayroong arrow. Tapos, yung isa, ito, mayroon din arrow. So, yung arrow na yan mga bro, yung dalawa, pagtatapatin nyo lang yan. Ayan. So, take note pala, dito sa mini driving light, pwede nyong gamitin low yung white, pwede naman yung white, ay yung yellow naman yung high. Pwede yung low yung white, pwede yung yellow yung high. Pwede naman yellow yung low, yung high naman yung white. Nasa inyo na yan. Kasi, pag binaligtad nyo yan, ganun yung mangyayari pag binaligtad nyo yung position ng mini driving light. Sa akin, ang ginawa kong low is yung yellow, tapos yung high naman yung kulay white. Yan. So, tapos, mayroon lock dito mga bro. Ayan o. Ayan. So, pag once na ipasok nyo na ito, pwede nyo i-lock yan. Ayan, lalock natin. Para hindi matanggal. Di ba? Tapos, sa kabila naman tayo. Can I call you, babe? So, ngayon naman mga bro, bale, itatry na natin kung gumagana ba yung ating mini driving light. So, subukan natin. Nakauna yung motor mga bro. So, ito yung stock natin na ilaw. Ayan. Medyo mahina siya, ano. Tapos, ito yung low. Ayan. So, gumana yung low. Tapos, ito naman yung high. Ayan. High. Tapos, low. Tapos, ito yung high. Ayan, tsaka ito yung low. Sabi ko sa inyo mga bro, pwede nyo pagbaliktarin yan yung low magiging puti, yung high magiging yellow. Tapos, hindi masyadong kita mga bro kasi maliwanag, ano. So, gagawa tayo ng isang maikling balita. So, mamayang gabi mga bro, itatry natin. So, i-share ko sa inyo. So, babalitaan ko kayo kung okay ba siya pag gabi. Maliwanag kasi. Ayan, yung low. Kaya yung high. So yun mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Maraming maraming salamat sa panonood at sana mayroon kayong natutunan. Siguro mga bro, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ibalik yung mukha, ano, kasi napakadali lang naman yan. Pero mga bro, kung mayroon kayong gustong itanong na hindi nyo naintindihan, huwag nyo pong kalimutan i-comment at sasagutin natin yan. So yan, maraming salamat mga bro.